Pabor ang ilang pampublikong tsuper sa panukalang gawing FX o magkakaroon sila ng buwanang sahod. Kasunod na rin ito ng pagtatapos ng PUV Modernization Program o bawal ng pumasada o pumasa o hindi pumasa ang mga jeep na hindi na consolidate. Si Benji Durango sa Detalye Live. Good morning, Noel. Dito sa Commonwealth Sullivan, makikita natin dito sa aking likuran ang pila nito mga modern jeepneys na biyahing parisyal. Ganito ang magiging itsura ng ating mga kakalsadahan sa mga susunod na panahon sa pagpapatuloy nitong programa ng gobyerno, ang Public Transport Modernization Program. Pero 3 to 5 years pa mula ngayon para tuluyan ang mapalitan ng ganito mga lumang tradisyonal na jeepney sa ating mga kalsada. Yan ang naging pagtataya ng LTFRB kasabay ng Public Transport Modernization Program o yung tinatawag na PTMP. Sino bang hindi mawiwili sa moderno, maayos, komportable at air-conditioned na jeepneys lalo na kapag ganitong mainit ang panahon? Yan ang pangarap ng gobyerno sa ating mga commuter. Nagsimula ito sa consolidation kung saan 80% ng mga jeepneys ang nagbuuna ng kanilang kooperatiba. Ito ang magiging access nila sa mga assistance ng gobyerno tulad na lamang ng pautang para makabili sila ng modern jeepneys. Pero bukod sa pagbabagong itsura, ano pa nga ba ang benepisyo ng PTMP lalo na sa ating mga tsuper? Sa susunod na panahon, pwede na maging fix ang sweldo ng mga tsuper. Pwede rin tumanggap ng insentibo at dagdag na sahod bukod pa sa buwan ng dividendo mula sa kanilang kooperatiba. Patronage benefits at kumpletong social benefits tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Pwede rin makalibre ng maintenance at operating costs at assistance sa pagbabayad ng monthly amortization ng mga modern jeepneys. Lahat, bahagi ng fleet management system. Ang tanong, pabor ba ang mga tsuper dito? Narito ang ating panayam sa kanila. Kaya habang ginagapang ng gobyerno ang modernisasyon ng mga jeepney, dumarami na ngayon ang excited sa pagbabagong ito ng mga hari ng kalsada. Noel? Maraming salamat, Benji Durango.